Kwentong Hayan Natin, ang bagong kwentong hatid ni Simple Mamang. Chapter 2. Maagang dumating si Fernando sa usapan nila ng kanyang ama. Alam niyang ayaw na ayaw nito ng taong nalilate sa usapan. Isang buwan na ang nakalilipas mula nang huli silang magkita ng kanyang ama. Sa loob ng 12 taon, ay ngayon lamang nila naintindihan ang isa't isa. Sa wakas, ay dumating ang panahon para magkasundo sila. Nasabi na nila ang lahat ng sama ng loob nila sa isa't isa at natigil na rin ang pagsisisihan nila sa pagkamatay ng kanyang mami. Ngunit sa halip na ang kanyang ama ang datna niya sa nakareserbang mesa nila ay isang lalaking may puting-puting buhok ang nadatnya niya roon. Agad niyang nakilala ito sa kabila ng pagbabago ng kulay ng buhok at paglapad ng katawan nito. Attorney Aguila? Long time no see. Nakangiting sabi ni Fernando rito. Agad naman na nakipagkamay siya dito. Ngumiti si Attorney Aguila, ngunit tipid. At base sa kilos nito, malinaw na isa lang ang ibig sabihin ng presensya nito. Ito ang nautusan ng kanyang ama na magpaliwanag kung bakit hindi ito makakarating sa lunch date nila. Umupo siya sa kaibayong silya. Sanay na si Fernando sa ganung ugali ng kanyang ama. Tuwing hindi ito nakakarating sa appointment nito, ay si Attorney Aguila ang pinapupunta nito. Attorney, mukhang may mas mahalagang appointment na naman ang daddy ko ah. Komento pa niya. In a way, yes. Sagot naman ito. Meron na naman ba siyang iti-take over na company? Well, as for Gaston conglomerates taking over small companies, nasa mga kamay mo ang pagdedesisyon. Mula sa araw na to, ay ikaw na ang magpapasya kung saang direksyon ang tungo ng mga negosyo ninyo. Hindi kita maintindihan dyan, attorney. My father would never leave the company just like that. At biglang natigilan si Fernando at saka kinabahan. Nasaan ba ang daddy ko, attorney? I'm sorry. He died yesterday. Napatanga si Fernando. Matagal bago siya muling nakapagsalita. Was it an accident? Did he have a stroke? Nalungkot at nanghinayang siya. Kung kailan nagkasundo na sila ng kanyang ama, ay saka naman ito nawala. Cancer. Sa loob ng 2 oras, ay ikinuwento nito sa kanya ang naging kalagayan ng kanyang ama. Ganun din ang mga habili nito. He left everything to you. Gaston conglomerates, his mansion, and his money in the bank. You are now a very rich man. And where are his ashes? Nasa mansyon. Ang sabi ng daddy mo, ikaw na raw ang bahalang magdesisyon kung ano ang gagawin mo ron. Napabuntong hininga si Fernando. Buong buhay ko, laging ang desisyon niya ang nasusunod. He never allowed me to make my own decisions. Pagkatapos ngayon, ipapaubayan niya sa akin na pagdesisyon ng lahat? Your father had changed. Narealize mo siguro yan nung makita ulit kayo. He was still one tough and stubborn man. But he had learned to listen to reason. Wala na bang iba pang sinabi ang daddy ko, attorney? Tungkol lang sa mansyon, hindi mo yun maaaring ibenta. At ang mga katulong, ay kailangan manatili roon ang hindi bababa sa 5 taon. Pwede mo silang dagdagan, pero hindi mo sila pwedeng bawasan sa loob ng 5 taon.
I would never sell the mansion, attorney. Ang mami ko ang nag-design ng bahay na yon. As for the household help, they can stay for long as they want. Naiintindihan niya ang bili na yon ng kanyang ama. Ang mga kasambahay nito ang nagsilbing animoy pamilya nito sa kanyang pag-iisa. Your father would have been happy. Sigurado ka, attorney? Nawala na akong dapat pang malaman? Don't I have any missing half-sister or half-brother? Umiling naman ito. Your father, in spite of his temper and pride, had always been faithful to your mother. Pero hindi niya mahal ang mami ko. Their marriage may have been an arranged one, but he never betrayed his marriage vows. He remained faithful kahit patay na ang mami mo. Faithful? Hindi ganun ang tatawag niya sa ginawa ng kanyang ama. His father was faithful to his work and to his career, but never to his mother. Ang kanyang ina ay isang trophy wife lang para dito. Bumalik sa isip ni Fernando ang paglalasing at pag-iyak ng kanyang mami. Ang akala niya noon ay sinasaktan nito ng kanyang ama. Pero hindi pala. Ang iniiyakan pala ng kanyang mami ay ang pagkamatay ng lalaking siya talagang mahal nito. He was 17 when he learned the truth. Pumayag sa arranged marriage ang mami niya dahil yun ang kailangan para ma-merge ang mga kumpanyang pag-aari na mga Gaston at ang mga De Castro. Pero hindi nito nagawang kalimutan ang lalaking mahal nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo para mapalis sa isip niya ang nakaraan. He needed to look towards the future, particular na sa malaking responsibilidad na iniwan sa kanya ng daddy niya. Kailangan niyang magbalik sa mundo na inakala niyang hindi na niya babalikan pa. Gusto mo bang magpunta sa masyon, Fernando? You should start living there. Pero kung hahanapin mo ang dati mong mga gamit, wala na ang mga yun. Dahil sa galit ng daddy mo, ipinatapon niya ang iba at pinasunog niya ang iba pa. That's typical of my father, attorney. Kapag galit siya, lahat ng bagay tungkol sa kagalit niya ay gusto niyang mawala sa kanyang paningin. Ganun din ang ginawa niya sa mga larawan at gamit ng mami ko nang mamatay na to. He's gone now, Fernando. You should stop hating him. Matagal nang nawala ang galit ko sa kanya, attorney. We've patched up our differences. I finally learned to understand him. Siguro ay nagmamature na rin ako. Hindi na ako yung 18-year-old boy na rebellion at naglalayas noon. I heard you got a degree by working hard. Meron ka rin pinatatakbong isang maliit na kumpanya? Maaari mo nang palakihin yun gamit ang perang minana mo. Hindi naman umimik si Fernando. Mabibigla ang mga kaibigan at kakilala niya. Oras na nalaman ng mga to kung sino talaga siya. Gusto niyang manatili pa ng konti ang normal na buhay na nakasanayan niya sa loob ng 12 taon. Kailan ka nga pala pupunta sa mansyon? I'll tell everyone to prepare for your arrival. Gusto niyang ipagluksa muna ang pagkamatay ng kanyang ama. Gusto niyang bigyan ito ng maayos na libing. Pero hindi niya magagawa yun kung hindi niya kukunin ang abo nito na nasa mansyon. Mukhang pinalano ng daddy niya ang pagbabalik niya sa mansyon. Samantala, sanay si Lira sa paghahanda para sa mga parties at meetings. Ngunit sa araw na yon, sa kabila ng preparasyon na ginawa niya, ay hindi siya sigurado kung tama ba ang mga ginawa niya. Wala siyang nakuhang anumang impormasyon tungkol sa bagong amo nila na si Fernando Gaston. Dumagdag pa ang pagkakaroon niya ng lagnat noong araw na yon.
Sana hindi siya masungit. Anas ni Olivia habang patanaw-tanaw ito sa labas ng bintana. Masungit din naman si Mr. Gaston ah, paalala niya. At napaubo pa ang dalaga. Wrong timing talaga ang sakit niya. Pero hindi naman siya nakakatakot. Saka, nagsusungit lang siya sa akin kapag may nagawa kong mali. Pero kahit na masungit siya, kahit minsan eh hindi niya ako minura. Hindi tulad dun sa mga dati kong pinagtatrabahuhan. Paliwanag ni Olivia. Ang dating kwarto ni Fernando ay ginawa ng botega. Tambakan yun ng kung ano-ano. Nang sabihin siya ni Attorney Aguila na darating sa araw na yun ang bagong amo nila, ay agad na ipinalinis niya ang kwarto. Pinalagyan niya yun ng mga bagong furniture. Nang hula na lang siya nang sa tingin niya ay magugustuhan ni Fernando na style at ayos ng kwarto. Wala naman kasing makaalala sa itsura niyon dati. Bukod kina Mang Domeng at kay Aling Lydia ay hindi na nila inabutan si Fernando nang magsimula silang magtrabaho sa mansyon. Pinuntahan niya sa kusina si Aling Lydia. Halata rin na ninenerbiyos ang matanda. Ang bawat isa sa mga katulong ay ganun ang nararamdaman. Sa isip marahil ng mga to, kapag hindi sila nagustuhan ng bagong amo nila, ay masesisante sila. Walang may gusto na mangyari yun. At home na sila sa mansyon. Animoy isa silang malaking pamilya ron. Buko doon, ay nakakapanghinayang din kung mawawala ang sweldo nila na higit pa sa sinusweldo ng ilang OFW. Hindi pa niya sinasabi sa mga kasamahan niya ang tungkol sa pamana sa kanila ni Mr. Gaston at ang 5 taong pananatili pa nila sa trabaho. Hindi pa naman kasi binabasa ni Attorney Aguila ang last will and testament ni Mr. Gaston. Isa pa, posibleng nagkaroon ng pagbabago ron mula nang sabihin sa kanya ni Mr. Gaston ang balak nito. Mahirap nang paasahin pa niya ang mga kasamahan. Anyway, ang anumang nervyos nila ay mawawala na sa pagdating ni Fernando Gaston. Sa araw ding yon, babasahin ni Attorney Aguila ang last will and testament ng dating amo nila. Sigurado ka ba? Sina Attorney Aguila at si Sir Fernando lang ang darating? Baka kasi kulangin ang niluto ko. Hindi ba isasama ni Sir Fernando ang pamilya niya? Silang dalawa lang daw ho, Aling Lydia. Tungkol sa pamilya ni Sir Fernando, wala ho akong ideya. Hindi ko alam kung binata siya o may asawa. Anyway, huwag ho kayo mag-alala. Natitiyak ko magugustuhan ng bagong amo natin ang mga niluto ninyo. Mula sa kusina, ay nagtungo naman siya sa hardin. Naruroon si Benny, ang 15-anyos na apo ni Mang Domeng at Aling Lydia. May green thumb ang binatilyo, kaya binigyan niya to ng trabaho sa mansyon bilang hardinero. Nadatnan niya itong abala sa pagdidilig ng mga halaman. Gusto nitong matapos ang lahat ng kailangan gawin bago humarap sa bagong amo nila. Si Mang Domeng naman ay baka patapos na sa pagpapakintab sa 3 sasakyan na pag-aari ni Mr. Gaston. Ang lahat ay abala sa paghahanda. Gusto nilang lahat ay mapa-impress sa trabaho nila ang kanilang amo. Narinig niya ang pagtunog ng doorbell. Napatingin siya sa kanyang relo. 10:10 pa lang ng umaga. 12:00 ang sabi ni Attorney Aguila na darating ito at si Sir Fernando. Wala siyang alam na ibang taong darating ng 10:10 ng umaga. Naglakad si Lira palapit sa gate. Sililip niya sa peephole ang nag-doorbell. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. Nakasuot ito ng puting t-shirt at faded jeans. Bahagya itong nakayuko at dahil nakasuot ito ng baseball cap ay hindi niya gaanong mabistahan ang mukha nito.
Ano hong kailangan nila? Tanong niya. Nagangat ito ng mukha at nagtama ang kanilang mga mata. Natigilan siya. Matagal na niyang naririnig ang description na beautiful man. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng lalaki na akmang-akma ang description na yun. Parang mas maganda pa to kaysa sa ilang sikat na artista. Nandiyan na ba si Attorney Aguila? Wala pa. Anong kailangan niyo sa kanya? Tinignan siya nito. Nabasa niya ang pag-alinlangan sa anyo nito. Babalik na lang ako mamaya. Sabi ng lalaki kapag uwan, tumalikod dito at naglakad palayo. Sinundan ni Lira ito ng tingin. Lumapit ito sa isang motorsiklong nakaparada sa harap ng gate. Sumakay ito roon at umalis na. Ang lalaki bang yun ay si Fernando Gaston? Malayo naman ang itsura nito kay Mr. Gaston. Isa pa, hindi ito mukhang 30 anyos. Tinawagan niya sa cellphone ang abogado para ipalam dito ang tungkol sa lalaki naghahanap dito. Attorney, may lalaki nagpunta rito. Hinahanap kayo. Sino? Hindi siya nagpakilala, pero alam niya na darating kayo ngayon dito. Describe him to me. Tall, lean, and... Dapat ba niyang idagdag ang description na beautiful? Baka naman pagtawanan siya nito. Very good looking, attorney. Narinig niya ang pagtawa ng abogado sa kabilang linya. Kung ang lalaking sinasabi mo ay sakay ng isang motorsiklo, si Fernando Gaston na nga yun, ang bagong amo ninyo. Natatawang wika ni attorney. Makalipas ang ilang oras, nakamasid si Fernando habang binubuksan ng mayordoma ang kabinet na kinaroroonan ng abo ng kanyang ama. Umubo ito. Hindi nalingid sa kanya ang bahagyang pamumutla ng mukha nito. Sa silid na ito ko siya, naisipan ay lagay. Dahil nung nabubuhay pa siya, ay dito rin siya naglalagi. Pagkukwento ni Lira, ini-adjust nito ang suot na salamin sa mga mata. Thank you, Alejandra. Aniya, nangiabot nito sa kanya ang kinalalagyan ng abo ng kanyang ama. Pagkatapos namang basahin ni Attorney Aguila ang last will and testament ng kanyang ama, sa harap niya at ng mga katulong ay nagpasama siya sa mayordoma sa kinaroroonan ng abo ng kanyang ama. Lira. Lira ang tawag sa akin ng lahat, sir. Okay. And call me Fernan. Hindi ako sanay na tinatawag ng sir. Nilingon niya to. Masyadong bata to para maging isang mayordoma. Sa kabila ng suot nitong maid's uniform, ang tindig at pananalita nito ay mas maitutulad sa isang career woman na nagtatrabaho sa isang opisina. Dapat yata ipatingin mo na sa doktor yung ubo mo, Lira. This is nothing. Saka may iniinom na akong gamot. Marami-ramin siyang nalaman tungkol dito mula kay Attorney Aguila. May taglay di umano itong katarayan. Sa edad na 28 ay dalaga pa to. At lubos din di umano ang tiwala dito ng kanyang ama. Anak ka ba ni Aling Carmen? Right? Natatandaan pa ni Fernan ang dating mayordoma nila. Biyuda na si Aling Carmen. Tahimik na tao ito, pero maayos na nagpapatakbo nito ang mansyon. Kahit minsan din ay hindi niya narinig na pinagtaasan ito ng boses ng kanyang ama. Pinag-aralan niya ang mga features ni Lira. Hindi ito kahawig ng kanyang ina. Pero hindi nakapagtataka yun. Dahil siyang ang anak ay walang nakuhang physical features mula sa kanyang ama. Ang katigasan lang ng ulo ang nakuha niya mula sa daddy niya. Posible ba
na kaya nakuha ni Lira ang posisyon bilang mayordoma sa mansyon ay dahil half-sister niya to? Base sa demeanor at pagsasalita nito ay malino na nakapag-aral ito. Malamang di na pinaturuan ito ng daddy niya kung paano makiharap sa mga bisita nitong pawang matataas ang estado sa lipunan at ang iba pa ay banyaga. Hindi na rin siya magtataka kung malalaman niya na marunong din itong magsalita ng iba pang lingwahe bukod sa English at Filipino. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Tanong ni Fernan. Umiling naman si Lira. Second year college lang ang inabot ko dahil meron akong dalawang nakababatang kapatid na kailangan ko pang pag-aralin. Kumusta na ang mga kapatid mo? Pareho na silang may magandang trabaho. Sa isa din sa mga kumpanya ng daddy nyo, dun sila nagtatrabaho. May mga asawa na ba sila? Tumango ito. Kung ganon, dahil sa'yo, ay nagkaroon sila ng normal lives. I'm proud of that. Maaari mong gamitin ang pinamana sa'yo ng daddy ko para magsimula ng isang negosyo. O sa kaso mo, pwede mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. You have the freedom to do whatever you want. Sinisisante mo na ba ako? Diretsyang tanong ni Lira. Binibigyan lang kita ng options. Nakalimutan mo na ba na ni-require din ako ng daddy mo na manatili rito sa mansyon ng 5 taon? I'm not like my father. Hindi ko kailangan ng isang mayordoma. Wala kang magagawa para sa akin dahil hindi ako mahilig sa magagarbong parties. I would not be inviting guests to this house. I manage the household. Wika niya. Kung may kailangan ipaayos sa bahay, ay ako ang nag-aasikaso noon. I also take care of bills and taxes that needed to be paid at maging ang pagpapasweldo sa iba pang katulong. Ako rin ang nagpaplano ng menu para sa isang linggo. I made it possible for your father to live a comfortable life para hindi na niya problemahin pa ang mga details of life para makapag-concentrate siya sa kanyang trabaho. In your case, I'll make sure you can concentrate on your responsibilities to the company and still have enough time to spend with your wife and kids. But I don't have wife. For now, pero sooner or later, magkakaroon ka rin nun. Naririto ako para siguraduhin na magkakaroon ka ng quality time sa pamilya mo. And I have to make sure that you don't end up alone like your father. Nabigla si Fernando sa walang pangingiming sagot nito. Sa pag-aakala niya, ay masunurin at kimi ang lahat ng katulong nila. Takot ang mga katulong nila sa kanyang ama. Lahat ng iutos nito ay agad na sinusunod ng mga yon ng walang tanong-tanong. Ang gusto ng kanyang ama ay maging parang robot din siya, na tulad ng mga katulong nila. But he rebelled against him. Pinagmasdan niya ng mataman si Lira. Base sa asta nito, ay malinaw na hindi ito isang katulong na sunod-sunuran sa amo. Wala itong takot na isatinig ang kanyang opinyon. By the way, you can't fire me. Isinama ng daddy mo ang kondisyon na yun sa kanyang last will and testament. Isa pa, nangako ako sa kanya na gagawin ko ang lahat para masiguro na magkakaroon ka ng isang masaya at maayos na buhay may asawa. Yun ang huling kahilingan niya, kaya tutuparin ko yun sa abot ng aking makakaya. So much loyalty. Paano ba nakuha ng daddy ko yan sa'yo? He was a decent man, Fernan. Isang taong sinikap na itama ang kanyang mga pagkakamali. Para ko na rin siyang ama. Malaki ang naitulong niya sa akin at sa pamilya ko. Parang ama? O baka naman, totoong ama mo siya. Kagaya mo, naisip ko rin niya noon. Pero itinanggi niya yun nang tanungin ko siya. Dapat nagpa-DNA test ka.
I did. No match. Pero kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, nakahanda ako na mag-provide ng DNA sample ko para ikumpara sa DNA sample mo. At bago mo isipin na mistress ako ng daddy mo, ngayon palang sasabihin ko ng mali ka. Pinapanatili niya ako rito dahil sa kakayahan ko. Your father was a good businessman dahil magaling siyang kumuha ng tao. Nakita raw niya sa akin ang lahat ng qualities na kailangan niya sa isang mayordoma. Sa paglipas ng mga araw, I'm sure you would also appreciate my skills and my help. Saglit naman na hindi nakapagsalita si Fernando. Sinadya niyang maging confrontational dito para malaman niya ang magiging reaksyon nito sa mga hinala niya at para din mapalabas niya ang tunay na ugali nito. Base sa kilos at pagsagot, malinaw na matalino si Lira at hindi agad-agad na poffable. E paano kung sabihin kong iko-contest ko sa korte ang wilang father ko na nagsasabing hindi ko kayo pwedeng sasantihin? May paghamong tanong niya. Matagal naman siyang pinagmasdan nito. No, you won't do that. Sabi nito kapag uwan. Huwag ka mag-alala. Makakasanayan mo rin ang presensya namin. Kahit sa tingin mo ay hindi mo kailangan ng tulong namin, you will definitely need it. You're like a rough diamond that needs to be polished. Napakunot noon naman si Fernando. Are you planning to become my caretaker or my mother? Kung kinakailangan. Pagkasabi niyon, ay tinalikuran na siya ni Lira at naglakad dito palabas ng kwarto. I'm older than you! Pahabol na sigaw ni Fernando. Baliwala yung edad. Your father was also a lot older than me. Pahabol din naman na sagot ni Lira. At dito muna po nagtatapos ang ikalawang yugto ng ating kwento. Samahan niyo akong muli para sa part 3 ng kwento, Love Knows No Boundaries. Maraming salamat po!